Hello mga kababayan, kumusta kayo? Magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Magbibigay po ako ng reaction sa ka-business official ngayon. Ito po yung kilig moments, my God. Yung pagdating po doon ni, dumating si Jinky. Surprised, sinundo nila Mr. and Mrs. Ka-business, yung ka-business team. Hindi na naging surprise kasi pagdating nila sa area, may mga bata, nagsabi kagad na nandoon nga daw si Jinky sa loob. Pero bagong lahat, maraming salamat po to my new subscribers, mga silent viewers, nagta-thumbs up, yung nasa comment section po sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Shout out po, please support natin Ka-Business Official, Papa Dins TV and Ka-Business Family, pati yung mga kagwangs at ang mga kasamahan kong mga reactors dito. Kumusta na ho kayo? Sila Ma'am Flores, kumusta po? Anime Reactors TV, Taong Gala, si Kalingap Turak, Almina Mix Vlog. At saka shoutout po kila Kuya Bar Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna Vlogs. Shoutout po sa inyo at ang buong team po ng Kalingap din. Ang mga Karipa Reactors din po. So ito, mayroon akong ano, panunuurin natin. Ito yung... Yung reaction kasi ni Mrs. Ka-Business talaga napaka-legit. Yung kilig ba? Panoorin ho natin. Tingnan natin to. Ito na yung, naku, grabe si Bong. Talagang pumapag-ibig. So, panoorin ho natin. Ito na ho. So yun po ano mga ka-business, nakita natin yung reaction ni Bong. Super ano na sila, akala mo talaga matagal na no. Yung kilig ni Mrs. Ka-Business talaga, ang hinawakan ni Bong, inalalayan ba si Jinky?
Grabe, doon pa lang naman nung papasok sa, palabas pa lang sila, na si Bongi, mawak na. Kita mo yung closeness. Ito lang sana si Jinky, hindi siya yung nabibigla lang ba? Sana totoo talaga, kasi mahirap na mamasakta na naman ito si Bong. Pero, ito, pumaraan si Pinuno ka business, may itinanong siya dito eh. Nasa kotse, nasa sasakyan na sila. If ever daw ba, halimbawa, kasi di ba po, nabanggit ni Jinky dati na ano, supposed to be uwi sila ng sa January, punta ng summer, isasama nga to si Bong. Tinanong ni Pinuno kung halimbawa sa time na uuwi sila ng January, nasagot na ba yun si Bong? Oo naman na daw. So, ibig sabihin, talagang may pag-asa. Talagang nandoon na. Jinky, sana totoo talaga yung hindi magbago yung isip mo, yung totoo yung nararamdaman mo kay Bong. Kasi, syempre, ayan, ngayon, ano na yun eh, nandyan na siya eh. Baka mamaya, magbago isip mo, sana tuloy-tuloy, di ba? Decidido ka talaga kay Bong. Yung mga ganun kasi na kay Jinky yan eh. Sana totoo. Yun, mamamanhikan sila. Tama yung nasa isip ko na ano eh, mas maganda kaysa ang team ka-business ang pupunta ng summer. Yung nanay na lang ang parents na lang ni Jinky ang luluwas ng Maynila, diba? Pero ito nagtataka ako. Ito, pasensya ka na Jinky ha. Sana sa susunod, ito lang napansin ko lang. Diba pumunta na sila sa bahay ni Jinky, yung tinitirhan niya. Hindi natin alam kung kaninong bahay yun. Baka sa tita niya or sana ang akin lang dito, kahit man lang, kahit naka-off cam or kahit boses lang, ipakilala naman ni Jinky ang sila Mrs. Kabusiness, sila Mr. Kabusiness doon, kung kaninong bahay yun, kung sa tiyahin niya. Makilala, kasi wala, hindi pa natin siya, hindi pa pwedeng tumuloy, Jinky, doon sa tinutuluyan mo sa loob na sa bahay. O kahit sa labas lang, basta ma-entertain ba yung makita namin yung kamag-anak mo dyan. Kasi hindi namin wala, sinusundo lang, tapos wala na. Hindi nakakausap. Pero maganda talaga yung meron din makakausap sila Mrs. Kabusiness na sa side din ni Jinky ngayon. Kasi nasa stage sila ng getting to know each other pa sila ni Bong. So, yun lang po yung akin. Basta ako masaya, nakikita natin yung saya rin ni Bong. Alam po dyan sa comment section, tuwang-tuwa kayo. Dahil nga, bagay sila eh. Maganda yung nila. Para sila, ang bait ni Lord. May kamukha talaga, di ba? Magkamukha talaga sila. May similarity mga nila mukha. Tsaka malambing si Jinky. Kita niyo yung clingy. Clingy ba yun? Tama. Maano siya? Basta malambing siya kay Bong. Makapansin natin yan. Ako, napakaswerte mo, Bong. Napakaswerte mo. Salamat ka, Mr. and Mrs. Kabusiness. Dahil nakasuporta sila dito sa love life ni Bong. Kahit hindi pa man ito sinasagot. Alam naman na natin na ramdam na nakikita na natin eh. So baka may inaantay lang si Jinky ng timeline or sinisigurado niya yung kanyang nararamdaman. Yun ang ating aabangan. Kasi may pag-asa naman eh. Yung sabi niya. Baka sa New Year, sabay ang pasabog. Diba? Pagputukan ng New Year, December 31, baka doon na ipuputok ni Jinky yung kanyang matamis na oo na inaantay ni Bong. Di po ba? So pagprilangon natin na hindi ito nabibigla si Jinky na talagang totoo yung kanyang nararamdaman. Wala siyang ibang intensyon katulad ng mga ibang dyan na nangyari, di ba? Natutuhanan talaga yung kanya kay Bong. Na baka mamaya kung kailan hulog na yung loob ni Bong, isa ka naman magbago ang hihip ng hangin ni Jinky, wag naman sana. So yun lang sa akin, pagpreho natin ang dalawang ito para magkaroon na ng sariling pamilya ito si Bonggalo. Marami nang gustong magninang diyan sa comment section. Ang galing. Shoutout po sa inyong lahat. Okay? So, hindi po muna ako magsa-shoutout. Basta maraming salamat po palagi sa inyo na nandiyan sa comment section. Sa inyong lahat, thank you po. Po tayong titigil sa pagsuporta sa ka-business. Nakikita naman natin yung mga ginagawa nila ngayon. Tuloy-tuloy, bumibira, bumabanat sa kahit anong paraan. So hanggang dito lang ko muna ako. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the glory.